Kamusta? Ako si Kim Shaira Bigambawa ng Bachiraya. Muling narito para sa isang panibagong video. Ngayon ang magiging paksa natin ay ang isang aplikasyon na pinag-usapan natin nung huling video. Kasi, naalala niyo yung huling video natin? Di ba? Di ba? Video natin kung may nakanood, pinasadaan natin ng isang aplikasyon na ginamit nga natin para sa storyboard animatic natin. At yun ay ang tinatawag na Ibis Paint X. Dahil beginner tayo, hindi naman kailangan ng matindihang softwares para masabing maganda ang gawa mo. Basta effective ang software naman, compatible sa laptop, computer o phone mo, ay malaking bagay na iyon. Para sa akin, ginamit ko ay Ibis Paint X para sa phone ko, para makapag-drawing ng digital. Tapos, nilalatag ko sa Filmora 9 para i-edit ang gawa ko. Ngayon, para sa videong ito, ay mas pag-uusapan natin ng mas detalyado kung ano ba ito at kung ano ba ang naging karanasan ko sa paggamit nito sa mga nakalipas na taon na. Ngayon, para sa kaunting background lang sa ating Ibis Paint X, ang Ibis Paint X ay isang software, drawing software na pwede mong i-download sa iOS o sa Android mo. Ito ay ginawa ng katukayong kapangalan nila o ang naging basehan ng pangalan nila, ang Ibis Incorporated, kung saan ang kanilang CEO ay si Eiji Kamiya at sila ay nakadestino sa Tokyo, Japan. Ngayon, walang masyadong impormasyon tungkol sa kanila, para lang silang yung mga application o software na sumusulpot lang sa App Store mo. Pero ito ay maganda ang quality, hindi gaya ng mga iba. At ang huling balita ko na nabasa ko tungkol sa kanila ay pagkakaroon ng information o pagkakaroon ng improvement sa kanilang auto-based painting o ang kanilang AI software para sa pagdodrawing. Pasensya na. Okay, ito ang application niya. Ito ang itsura. Ngayon, para sa review na ito, magkakaroon ako ng apat na criteria para dito. Unang-una, accessibility. Gaano ba siya kadaling makuha? Ano bang proseso? Ano, madali ba siya? Pangalawa ay ang design o ang structure niya. Kung saan, titignan natin gaano ba kadaling i-navigate ito, lalo na kung ikaw ay isang baguhan sa pagdodrawing na sa digital. Pangatlo ay ang kanyang user interactivity. Paano ba, kung saan pag-usapan natin, paano ba siya nakarating sa akin para malaman ko ito at kung paano ba nakikipag-interact ang mga tao dito sa media na ito. At ang pang-apat ay ang kanyang creativity o uniqueness. Kung saan titignan natin, ano ba ang nagpapaiba sa kanya sa ibang drawing software na mga nagamit ko na. Okay? Accessibility. Mari mo siyang i-download sa Play Store. Meron lang naman siyang 27 MB pagka-download mo, kaya hindi naman malakas kumain ng storage mo. Ganun lang siya kadali. At para ay maiklaro lang din, ang Ibis Paint X ay may kaibahan sa Ibis Paint lang. Dahil ang Ibis Paint ay para sa mga premium users at saka may bayad. Pero hindi tayo doon dahil wala akong pera para dito. Sunod ay design structure. Simple at madaling maintindihan ng Ibis Paint X. Pagbukas mo pa lang ay may instinct ka na kung ano ba ang pipindutin mo. Pero para mas klaro, pagtungo mo sa gallery ay may makikita kang plus sign sa ilalim para bigyang marka ka na kung saan ka makakagawa ng bagong drawing mo. Una na agad na mapapansin mo nga lang sa isa sa downsides pag ginagamit mo ito ay ang mga ads na nakaharang sa paligid na canvas mo o kaya kahit doon pa lang sa menu mo. Alam mo na, nagpapalit sa pagdodrawing mo lalo na at kung cellphone at daliri lang naman ang panlabang ko dito. Meron din panonood ng ads para lang magamit yung majority ng features ng application mismo. Kaya nga lang, isang ad para sa 24 hours na gamit sa app ay maliit na sakripisyo na sa akin. Nanonood nga tayo ng YouTube para sa isang video, dalawang ads. Ito pa kaya?
Hindi ako bibili ng premium nyo, YouTube. Lubayan nyo na ako. User interactivity. Para sa user interactivity nito ay makikita mo nga sa simula kung saan ang IBIS ay merong parang mini media kung saan isho-showcase nila ang mga gawa mo. Ngunit para sa akin, mukhang magulo yung struktura nito sa unang tingin lang. At saka tingin ko para lang to sa mga premium users, kaya wala rin naman ako masyadong maibibigay na opinion dito. At sa uniqueness at creativity niya, ilan sa mga napansin ko na parang naiiba sa ibang application. Una, sa tingin ko, pwede itong umabot ng parang 100 layers para makapag-drawing ka. Unless kung mahina nga yung phone mo, huwag mo nang subukan. Pero kung gusto mong mag-crash ang file mo. Hindi ko pa nasusubukan umabot ng 100 layers dahil wala naman ako nakikita ang punto na mag-drawing hanggang 100. Ang pangalawa ay isa sa mga napansin kong feature din nito ay yung ito yung klase ng art application na pwedeng pang comic artist. Dahil mayroon ditong panggawa ng borders, pwede mo siyang split para maging panels. At kahit may mga screen tones din sila na nakikita mo ngayon para sa comics na nagiging extra spicy yung flavoring sa mga drawing mo. Mayroon siyang variety kumbaga. Pwede ka rin mag-type dito na ang huli kong nakitang feature na ganito ay sa MS Paint. Maraming font na pwede ka mapagpipilian, kaya lang hindi sila naka-preset na naka-install na kasama sa app mo, pero downloadable naman siya at wala namang bayad. At sa huli, meron din itong built-in speed paint process na pwede mong i-export para makita ang gawa mo at hindi ka maakusahan na art tip o kung anumang drama ay sinasapaw sa mga digital artists ngayon. In summary, nire-recommend ko ang IBIS Paint sa mga baguhan dahil ito ay isang stepping stone para sa improvement mo kung naghahanap ka lang ng isang art application software na simple lang gamitin o kaya libre. At susunod natin libre. Sana nagustuhan niyo itong video na ito. Hanggang sa muli, tingnan natin ano magiging laman ng ating sunod na video. Okay? Hanggang sa muli! Paalam!